Kaugnay po ng pagsisimula ng pilot run ng limited face-to-face ngayong araw, makakapanay po natin si DepEd o Department of Education Assistant Secretary Malcolm Garba. Magandang umaga po sa inyo. Si Connie Season po ito. Magandang umaga, Connie, at magandang umaga sa mga taga-subaybay ninyo. Opo. Asek, kakumusahin lang po namin yung pagsisimula po ng face-to-face classes. Ano po yung mga last preparations ng DepEd? Okay. Miss Connie, nandito kami ngayon sa Zambales, no? Particular dito sa San Felipe. Pero maya-maya ay aakyat tayo doon sa mga schools natin sa Botolan bilang bahagi nitong gagawin nating pagtitiyak na yung mga schools natin ay ready na. At kasama na rin dyan yung makita natin yung actual na pagsasagawa ng mga klase, no? Na para sa face-to-face. So last minute natin, Miss Connie, ay siguruhin lang na yung ating mga mag-aral na papasok sa mga eskwelahan ay makasunod, no, sa mga nailatag na nating mga alituntunin. Alright, meron ho daw eskwelahan sa Zambales na kinansela ho yung pagbabalik ng face-to-face ngayong araw dahil may mga nag-COVID positive po na guro at staff. Ano po ang magiging aksyon dyan? Tuluyan bang kakanselahin na yung face-to-face classes sa mga lugar na ito? O kapag once gumaling na po yung ating mga guro at iba pang mga personnel doon, ipapwede na ulit simulan itong face-to-face classes? Okay. Ayon sa pakikipag-ugnayan natin, no, sa local government unit ng lalawigan ng Zambales at dito po sa ating Department of Education dito sa Zambales, una, i-confirm muna, no, kung yung mga sinasabi nagpositibo, kung talagang positibo batay doon sa RT-PCR, no? At kung sakali man na ito po ay naging positibo, hindi ho kakansilahin, kundi ang request lamang po ng LGU Zambales at DepEd Zambales ay maipagpaliban muna yung pagbubukas ng kanilang face-to-face. Okay. Dito po sa Metro Manila o NCR, meron ho ba kayong mga nakikita ng pwedeng lumahok dito sa face-to-face classes? Sa ngayon, wala pa, no? Pero batay sa huling pakikipag-ugnayan natin sa Metro Manila Development Authority o yung mga Metro Manila mayors, at least, no, isang eskwelahan kada siyudad at isang munisipyo. So yan muna yung titignan natin at pag-uusapan natin kung ano yung actual na bilang na maisasama natin, no, sa pilot face-to-face sa National Capital Region. Okay, tatalakayin daw ng mga Metro Manila mayors yung pagpapatupad po ulit, no, ng travel restriction sa mga menor de edad. Sakali ho ba, maapektuhan ito yung targeted mong pilot run ng ating mga eskwelahan dito sa NCR kaya? Yan po yung magiging isa sa batayan natin ng pagpili ng paaralan, no? Tingnan natin yung mga paaralan na kung saan yung mga mag-aaral ay hindi kinakailangan ng transportasyon, maaring nilalakad lang, no? So yan po yung isang magiging batayan natin, Miss Connie. All right. Marami pong salamat, Asek Malcolm Garma, sa inyo po namang binigay sa aming oras. Ito po sa unang balita. Maraming salamat din, Miss Connie. Thank you, sir.